Hello mga mare! For today's video ay nagpaka-expert ako dito sa pagluluto ng chicken pastil. First time ko po kasi niluto ito at first time ko rin natikman ang lasa ng chicken pastil. Sa una talaga hindi ko alam kung iluluto ko ba talaga ito. Nag-aalinlangan ako kasi hindi ko alam kung ano yung luto na to at hindi ko alam kung ano ang lasa. Pero dahil ni-request ito ni hubby kaya ayan, napasubo na talaga ako. Natikman niya daw kasi itong chicken pastil nung minsan nagdala yung katrabaho niya sa kanilang work. Kaya ayan, napasugod na naman tayo kay YouTube para sa ating recipe. First step pala natin is igasa natin na mabuti yung ating sibuyas. Isunod naman natin yung bawang at luya. Hiniwa ko pala yung bawang at luya ng maliliit. Haluin natin ang tatlong to hanggang sa medyo maging crispy na sila. Kapag ganyan na yung kulay, eh, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Then maghalo ulit tayo ng walang humpay. Kapag nasatisfy na tayo sa paghahalo, ay pwede na nating ilagay yung ating 1/2 cup of soy sauce. Isabay na rin nating ilagay yung ating oyster sauce na 30 grams. Syempre, hindi pwedeng mawala yung ating pagmimix. Once na nahalo na natin na mabuti yung ating chicken, ay pwede na tayong maglagay ng ground pepper. Pepper is life kami mga mare, kaya asahan nyo madami akong nilagay na pepper. At alam ko napapansin nyo na rin na kada magluluto ako ay ang dami kong nilalagay na pepper. Pagkatapos nating ilagay yung ating paminta, ay maglagay naman tayo ng 3 tablespoon of sugar. Pwedeng-pwede rin po tayong gumamit dito ng white sugar kung yun ang meron sa inyo. Then mix well po natin yung ating chicken para maghalo-halo lahat ng mga nilagay natin pampalasa. Habang niluluto ko ito mga mare, feeling ko nagluluto ako ng adobo. Amoy adobo kasi itong niluluto kong chicken pastil. Lalo tuloy ako na curious kung ano ba talaga yung lasa ng chicken pastil na to. At ang pinakahuling sangkap na ilalagay natin ay 1/2 cup of vinegar. O diba sabi ko kaya kayo adobo yung talagay niya eh, naliwade mo lag yun. Hintayin lang pala natin na medyo matuyo yung ating chicken bago natin patayin yung ating stove. At eto na nga yung ating chicken adobo, este chicken pastil. At syempre, hindi pwede mawala yung ating model. Alam nyo naman mga mare, hindi makukumpleto yung aking cooking vlog kung wala yung batang to. Wala talaga akong balak na mag-content ng cooking vlog mga mare kung wala dito sa bahay ang anak ko. Syempre, isa siya sa mga dahilan kung bakit ako nag-aaral na magluto. Gusto ko kasi ng assurance na malinis yung kinakain ng anak ko. Alam ko, marami nakaka-relate sa akin ng mga mothers dyan. Kaya sa lahat ng mga mommies dyan na nakakapanood nito, saludo po ako sa inyo. Anyway, thank you for watching. Follow me for more.